Ah, ako na to si Papa. Sasampalig ka to si Papa eh. Ganyan tayo kataas, guys. Good morning ako ang inyong ambang lingkod na sa Sweet Life TV. At natatandaan nyo ba yung pagpipiking natin ng strawberry kung saan ay sinabi ko sa inyo na ipapakita ko sa inyo yung pag-mountain climbing natin after natin mag-ichigo gari. At ayan nga, kung makikita nyo si Akari, pasayo-sayo dahil busog na siya niyan time na yan. Pero nagyayakag pang kumain ng ramen. At ayan na nga, pupunta na kami ni Papa kung saan ay magpupunta tayo dun sa ibabaw ng bundok. Pero hindi tayo mag-i-start from the bottom kundi sa kalagitnaan ng bundok. May dalawang way, isang pwede kang umakyat ng galing sa baba at pwede ka rin na mag-drive hanggang kalahatian para konti na lang ilalakarin nyo. At hindi ko in-expect, guys, na naging sobrang sikat na sikat ang lugar na to kasi dati once in a month ay nagpupunta kami dito ni Papa para magpakapagod at mag-picnic dun sa taas. At sa mga nagpaplano kung saan siya, ayan na ang pangalan niya, Tate Shiyama. Kung saan, guys, talagang sobrang mai-enjoy nyo. Medyo madulas lang at matatarik ang mga dadaanan nyo. Kaya kinakailangan nyo magsuot ng proper shoes, hindi yung high heels na katulad ng ginawa sa akin ng Papa ko. Nung unang punta ko dito, ma-istorya ko lang sa inyo. Alam nyo bang mahilig mag-surprise yung asawa ko kapag ka nagta-travel kami. And then, hindi niya sasabihin sa'yo kung saan kayo pupunta. And then, ang lola nyo, dahil maporma, mahilig tayong magsuot ng mga heels before. At alam nyo ba, ang suot-suot ko unang nakarating dito ay naka-heels ako. Oo, naka-heels. At yung time na yun, imbis na naging happy ako, galit na galit ako sa asawa ko kasi yung pa ako nagpapaltos-paltos tapos nagma-mountain climbing ka, guys. Heels ang suot mo talaga, promise. At alam nyo bang, hindi lang ako ang naka-experience, no? Dahil may tourist kami ay nag-drive-drive na naman kami ni Papa at isusurprise nga na dadalhin nga namin dito para makita nyo yung napakagandang view ng buong Itoshima. At ayun na nga, naka-boots pero may high heels, guys, yung dinala namin na turista. Kaya naman nagwawala din siya. Bakit daw hindi nagsabi ng bundok pala yung pupuntahan namin? So, hindi kami aware na pareho. Buti na lang ay naging ungali ko na that time na nagbabaon ako ng extra shoes at ang suot ko naman ng pangalawa na yun ay Crocs! Tapos ngayon naman, ang suot ng lola nyo ay sneaker. So, hindi pa rin tayo aware kasi nga ang mga schedule namin, guys, ay hindi namin hawak ni Papa kung saan na lang kami mapadpad at biglaan na lang maisip kung saan kami mapunta. Kaya maniwala kayo sa hindi, ang mga turista ko nasanay na sa amin na kinakailangan may baon sila mga extra shoes, pati pagkain. Nakadalasan pati yung kakainin namin ay hindi namin madesisyonan at inaabot kami minsan ng 2 oras hanggang 3 oras dahil yung napagdesisyon namin kainin ay napakalayo. Kaya ang asawa ko pa naman, kapag kakain kayo sa mga special na restaurant, ayaw niya nang kumakain kayo kasi gusto niya masulit at gutom na gutom talaga kayo para ma-enjoy niyo yung papakain niya sa inyo. Kaya kapag asawa ko na ang nagyakang nakakain sa labas ay nakaw, nagpapanik talaga sila at magdadala sila ng kung ano-anong chichirya at makakain sa loob ng kotse dahil alam na nila, guys, na magugutom sila bago sila At ayun na nga, after natin makakalahate ay nagpahinga na muna ng konti yung lola nyo dahil kinukulang tayo ng oxygen at kapag kinukulang tayo ng oxygen, mas malakas ang palpitate ng puso natin. Kaya medyo nahihilo din ang lola nyo at mahirap na dito patay himatayan. At ang masakit pa, guys, dahil sneaker yung suot natin, napakatigas, hindi mo siya basta maibaluktot. Tapos wala pa tayong medyas, kaya ang sakit, nagpapaltos na yung paan ng lola nyo. Ganun pa man, guys, ay sobrang mag-e-enjoy kayo dito kasi may pag-wall climbing mo. Nakita nyo, oh, may pagtali-tali pa na paghagis-hagis dahil hindi nyo kayang umakyat kung wala niyang tali na yan. At alam nyo bang may mas magaganda pa dito na akyatan kung saan mas matatarik at matitindi ang challenge. Kaya dun ko kayo dadalhin next time. Alam nyo bang sumikat yung mga ganitong klaseng lugar nung nagkaroon ng corona dahil nga maraming sarado mga establishment at walang mapuntahan yung mga galang Hapon. Ayan, dito sila sa bundok talaga nag-aakyatan at dumami ang mga vlogger kung saan ay nagpapakilala ng mga ganitong klaseng lugar kaya naging tourist spot at ang tawag nila ay Instabuy o Instagram spot para magpa-picture at ma-i-vlog. Itong hinintuan natin ay nasa kabilang part naman siya kung saan ay hindi masyadong mahangin. At pala, tandaan na ikaw ay nakakalahati na. At ayan na nga, tuwa-tuwa yung bata kasi lagi ko sinasabi sa kanya na ilang beses ka na nakapunta dito kaya lang baby ka pa that time. Kaya ngayong may isip na siya ay na-appreciate niya na kaya sobrang saya niya. Yun lang, minsan gagalit siya sa papa niya kasi nga palaging tumatayo si papa sa alanganin lugar kung saan ay tinatakot siya na habi na ni papa noon pa. Siyempre, ang ganda ng view dito kaya sabi ko naman sa papa ko, papicturean mo ko. At ito na nga yung kuha niya sa akin. O, oh, diba? Mga alam na ganyan yung kuha niya sa akin at hindi ko alam kung paano niya ginawa yan. Kaya naman kinuha ko na lang yung camera sa asawa ko at ako na lang ang nagbidyo-bidyo sa sarili ko at baka mabattery pa ako ng tuluyan. Ewan ko ba, guys, bakit ganyan yung mga lalaki? Wala silang ka-effort-effort na picturean tayo o videohan ng mga magagandang angulo kaya napakaswerte ng mga medyowa na artistic pagdating sa picture. Nakaka-relax kaya lang. Pag-akyat, guys. Nakakahingan. Nakaka-lock off.
oxygen. Please, please, please. Kaya medyo kailangan natin ng pahinga. Pero hindi pa dito yung top, guys. Meron pa pinakataas dun sa man, taas. Pahinga na tayo ng konti. At ayun na nga, after makapagpahinga ng lola nyo, ay diretso tayo akyat dahil malapit na tayo sa tuktok. At bigla ko naalala yung tsahin ko na from America, nagbakasyon dito, dinala din namin dito. At sobrang surprise niya talaga kasi nakaboots din siya na may heels. Kire, sige kire. Doon tayo nag-fishing. At kapag nag-start tayo sa baba, nandito tayo nang galing. Doon sa may gilid ng beach na yun. Doon tayo aakyat. At for 40 minutes, bago aakyat. Pero tayo ay nakakit lang dito. Within 10 to 15 minutes lang kasi. Alahan ko. Bundok. At alam niyo ba na habang umakit kami dito, ang mga nakakasalubong namin ay puro magjowa, kaya best spot siya sa mga magjojowa na magde-date. Alam niyo kung bakit? Kasi tipid kayo, walang entrance. At hindi niyo na rin kailang magbayad pa ng tour guide dahil kayang-kaya niyo umakit mag-isa. Kung matatandaan niyo yung bago tayo mag-picking ng strawberry at nasa beach tayo, yan yung nasa baba na yan, dyan tayo nakapwesto kanina at ito yung tuktok niya. At isa pa sa mga pwede niyo puntahan dito sa may Itoshima ay pwede kayong sumakay ng bangka kung saan ay itutour kayo dyan sa may gilid ng bundok na yan ay merong cave kung saan ay isang sikat na lugar din siya para sa mga turista. Ang isa sa mga masasabi ko na gustong gusto ko talaga dito sa Japan ay kahit saan kang bundok magpunta ay safe na safe ka. Wag lang talaga doon sa may part ng Hokkaido dahil marami doon bear. Kaya mga hayop lang talaga yung kakatakutan mo dito sa bundok at kayang-kaya mo mag-mountain climbing kahit mag-isa ka, maraming gumagawa nun. Yun nga lang kapag kayong mga delikadong lugar ay meron ding mga nadidisgrasya at nalalaglag tapos wala na nakakaalam. Tapos guys, kakainin natin to dito sa ibabaw ng bundok. Pantanggal na pa. Sarap, guys. Gawa tayo nito. So, ayan, guys. Yato. Nakababa na tayo. At para sa akin, pinakamahirap yung pagbaba kasi medyo malalaki yung kanyang hakbang. Kaya expect nyo na manginginig yung tuhod nyo sa pagod pag uwi nyo ng bahay. So, after naman nito, guys, ay kailangan namin magutom bago kami kumain ng ramen. Kaya nagpunta naman kami sa isang Instagram spot ulit na malapit lang din dito sa Itoshima. Kung saan ay nungputa kami dito ni Akari, hindi namin kasama si Papa. Kaya naman this time ay bumawi kami na sinama namin si Papa. Yun nga lang, hindi namin matagalan kasi sobrang lamig, guys, nung hangin. At eto yung time na kami lang ni Akari ang nagpunta. Napakaganda na panahon nito. Kaya naman medyo mainit at kung makikita nyo iba't ibang klase yung duyan na makikita nyo dito, may pangmaramihan, merong mataas at merong pandalawahan na talagang may second floor yung kanyang duyan at meron ding zipline kung saan ay ibabalibag kayo at sa mga puno lang siya nakakapit. At meron din ditong pintuan ni Doraemon at Stairway to Heaven na kung saan napakaganda na magiging picture nyo dyan. At meron din silang zipline na kung saan ay kinakailangan mo tumalon para maabot mo yung upuan. At pag sumakay ka sa ganito, make it sure, guys, na ibabalik mo yung pinupuan mo para naman dun sa susunod na gagamit. At ganun din yung gagawin ng gagamit no, kasunod mo. At promise na mag-i-enjoy yung mga bata dito. Hindi lang ang mga bata, kundi pati mga isip bata. Kaya napakadami dito ay mga lovers. Pero sila yung nag-i-enjoy kumpara dun sa bata. At syempre, isa ang lola nyo sa nag-enjoy. At dahil kasama natin si Akari, syempre, in-enjoy talaga natin yung moment na to. Kasi minsan lang sila maging bata. At baka next time, ah, hindi na tayo ang gusto nilang kasama. Kaya nakakasalan. So, yun nga, pagkatapos natin magpakagutom, ay nagpunta na tayo sa isang paborito nating kainan ng ramen kung saan ang pangalan niya ay Ramen Tsumiki at napakasarap ng soyu ramen nila dito. Even yung kanilang tonkatsu ramen o yung gawa sa baboy na sabaw. Ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa kainan na to, guys, napakalinis. Ni wala akong makikitang mantika na nakadikit sa kanilang pader. Tapos may mga extra toppings na pwede mong ilagay sa iyong ramen. Ayan nga, pinapipili tayo ni Papa kung dahon ng sibuyas na kulay puti o yung dahon na kulay green. At dahil nalusaw na yung strawberry sa ating tiyan, ayan, nag-order tayo ng kanin kung saan ay may sapaw na onsen tamago o yung boiled egg na medyo sariwa pa. At alam ko, sasabihin nyo naman na tatakam na naman kayo, guys, kaya kahit ako na nag-e-edit lang ay takam na takam, kaya naman naglaga ulit ako ng itlog ngayon para kumain dito sa bahay. At ang paborito naman ni Akari na in-order dito ay yung tonkotsu ramen nila na kung saan ay napakasarap, guys. Mas malapit siya sa lasa ng Ichiran o mas masarap pa siya sa Ichiran na masasabi ko. At ayan na nga, dumating yung ating shoyu ramen kung saan ay nahihilig ang lola nyo lately dito kasi mas less yung kanyang mga taba at mas healthy siyang kainin dahil gawa siya sa sabaw ng isda at toyo, kaya tinawag siyang shoyu. Ang shoyu ay ibig sabihin ay toyo.
So ayan, madadagdagan na naman yung galit niya sa akin dahil natatakam na naman kayo. At don't you worry, hindi kayo nag-iisa dahil karamay niyo ako. At ayan na nga, tapos na tayong kumain. At si Akari, alam niyo bang hinigop niya lahat yung sabaw niya dahil sulit na sulit talaga yung sarap niya at pagka-creamy niya. Pero tayo dahil sa sobrang kabusugan na hindi ko na hinigop yung sabaw natin. At pagkatapos, may nadaanan kaming bagong recycle shop kung saan ay Second Street ang pangalan niya. Ayan nga, napakaganda na kanilang mga gamit dito. Pero dahil sawang-sawa na ako sa pag-uukay-ukay at wala tayong budget maghanap-hanap. So ayan, nag-ikot-ikot na lang tayo at dahil puno na rin kami ng gamit, gusto ko na nga magtapon eh. Dito guys, lahat ng mga kakailanganin nyo kung kayo ay bagong lipat ay makikita nyo. Merong washing machine, may oven, may vacuum, kung ano yung mga kailangan nyo sa bahay. Hanggang sa pagka-camping, meron sila dito at bet na bet ko nga to, kaya lang napakamahal niya, hindi pa kaya ng budget. At pati ng trolley na jug ay bet na bet ko, kaya lang medyo mahal pa yung presyo niya, pero napakaganda kasi ang luwag niya sa loob. Maganda-maganda sana itong gamitin, lalo na kung kami ay mahilig sa fishing while nagka-camping. Tapos meron din sila mga pang sports dito, pang music at kung ano-ano pa. At katulad nga nito, tulad ng hobby natin ay pag-fishing, ayan, may mga fishing rod din sila, medyo mahal nga lang. Mas maganda pa na bumili ka ng bago. At meron din sila mga figurine dito kung saan ay mga mahihilig sa mga anime at character. At dahil wala na rin sabong panlaba ang lola nyo at dahil mura lang dito, bumili na rin ako ganun din yung conditioner. At alam nyo ba, napakamura ng lipstick nila rito, kaya lang hindi ko bet yung kulay yan, Kuya Haken lang. O nagkakahalaga ng 300 pesos dahil mahal na rin siya ngayon. Nasa 450 na rin yata siya sa Pilipinas. Sa mga ganitong ukay-ukay ay mahalaga magaling kayo maghanap-hanap kasi nasa sulok-sulok lang dyan at minsan makakahanap kayo na may mga brand talaga. Yun nga lang ay medyo pricey pa din. Pero kumpara sa mga department store ay mas makakamura kayo dito. At ito na nga, nakabili na tayo ng sabong panlaba kung saan kapag binili natin to sa supermarket ay nagkakahalaga din siya ng 700 yen to 1,000 yen. Pero dito nabili lang natin siya ng 300 yen o mahigit 300 yen lang. At may mga laruan din sila ng mga bata dito. May mga damit kung saan napakabilis lumakan mga bata. Kaya better na bumili kayo sa mga recycle shop na katulad nito. So yun lang, tanghali na kami nakapag-start pero ang dami natin nagalaan. At dapat nga ay mag-o-onsen kami o mag-hot spa. Pero dahil wala nang oras at gabing-gabi na ay umuwi na lang kami ni Papa at sa bahay na kami naligo na magkasabay. At ayan na nga si Kiki nang iistorbo. Nagbukas ng pintuan mag-isa at tinatanong kung anong ginagawa namin. Syempre, nanonood lang kami ng movie. Kaya talaga masyado kayo malisyosyo.